Hi, nandito po ako sa Bonifacio Global City at ako po ay magbibigay ng lecture about pulmonary tuberculosis. Well, fortunately, sa tingin ko, ang TB sa Pilipinas medyo bumaba na dahil maagang naagapan, hindi nagkakahawahan na yung mga tao at saka yung edukasyon ng mga tao ngayon better compared ng mga nakaraang dekada. Tsaka yung TB ngayon madali nang gamutin, hindi katulad dati na mahirap gamutin, yung mga tao ay magpatingin sa doktor. Kaya yung TB nahahawa sa magulang, nahahawa sa mga anak. At makagandahan ngayon, meron ng mga center for the proper treatment of TB, yung mga TB that center. Actually, yung mga gamot ngayon, free na siya eh. Ang gamot ay 3 to 4 antibiotics, binibigay ito ng 6 to 9 months. Ang kagandahan, naagapan ka agad. Pag hindi ito naagapan, maaaring pumunta sa utak, maaaring pumunta sa buto, maaaring pumunta sa tiyan. Kaya kung mayroong may TB sa inyo, magpatingin na kayo. Madali yung ang gamutan, tiis lang po, dahil yung paggagamot eh iniinom nyo yung gamot every day. At ang kagandahan din, after one month hindi na kayo infectious. Pag kayo ay infectious, tako, lalo na kung kayo ay nagtatrabaho, nasa bahay, maaari kayong makahawa ng ibang tao kagad. Kaya ngayon, magle-lecture ako sa isang company about TB and hoping magkaroon tayo ng impact sa ibang tao at matulungan natin sila sa kailang company. So ayan, BGC, ang ganda, no? BGC. Napakagandang lugar dito sa Taguig. Kaya, sige, bye-bye. Magandang hapon. Ang topic ko is about TB prevention and control. Sino pang may TB dito? Ikaw, wala. Meron? Wala kang TB? Hindi ka nagkaroon ng TB before? Di ba ko naman? Oo. Maraming nagkaroon ng TB before kasi yung hygiene ng mga Pilipinos noon hindi masyadong maganda. Kaya nagkahawahan yung mga magulang, yung mga anak nila. Very timely itong topic na to kasi meron tayong encovirus together with TB. So maganda yan. Okay, so as you mentioned, I give lectures to different organizations and companies about health, etc., etc. Okay, what is TB? TB is tuberculosis. Ganyan. Ang kanyang causative organism is Mycobacterium tuberculosis. Very resistant na mikrobyo. Naka-encounter ka na ba ng... Sino po rito naka-encounter ng ano? Ng kamag-anak na may TB? Ako wala. Wala kami. Wala kang ano. Normally, ang TB, tinitreat yan ng 3 to 4 na gamot. For 6 to 9 months. Kasi very resistant yan. Masyado siyang magaling. TB is primarily an illness of the lung, but it can be an infection of any part of the body. Mamaya, sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga... Sasabihin ko sa inyo later kung ano yung mga parte ng katawan na nagkaka-TB. TB can also infect other parts of the body such as the brain, spine, etc., etc. And a person with TB can die if they do not get treatment. Dito ba sa akin pa rin yung maraming TB? Wala, yeah, no? Bawal. Bawal lang may TB dito. Okay, what are the symptoms of tuberculosis?
a cough that lasts more than 2 to 3 weeks. Oh my God. Mm-hmm. Kaya yung iba, sasabihin nila, pneumonia lang ito, baka may TB na, 3 weeks na eh. Pag ikaw ay umubo at may dugo, maaaring sign of TB yan. Kasi ang tuberculosis, ang ginagawa ng mikrobyo, dinudurog niya yung baga. Kaya, pag ikaw ay umubo ng 2 to 3 weeks, lalo na kung may dugo, lalo na kung Pilipino ka, baka may TB ka. At ikaw ay laging nanghihina. Kasi pag ikaw ay may TB, yung exchange na oxygen at carbon dioxide sa lungs mo, hindi maganda. Kaya, kulang ang oxygen sa katawan mo, ikaw ay nanghihina. Ano pa? Loss of appetite. Sino rito may loss of appetite? Wala. Mukhang hindi naman ha. Mukhang ano sila eh. Mukhang malulusog. Mukhang malulusog tsaka maka-healthy talaga nasa company nyo. Weight loss. Kasi pag ikaw ay may loss of appetite, susunod dyan, weight loss. Mm-hmm. Night sweats. Alam mo, ang night sweats, sabihin niyan, paggabi, pinagpapawisan ka. May lagnat. Pero ang night sweats, pwedeng TB, pwedeng lymphoma, cancer ng mga kulani. So, pwede yon. Kailangan magpatingin sa doktor, may lagnat, tsaka pain in the chest. Siyempre, kapag ang baga mo sira na, sumasakit yon. Ayan. Nangyitsi naman ganyan ba katawan nyo? Hindi po. Hindi ha? Sila natin din, ang tahimik nila, no? Mahiya itong audience ko eh. What are the risk factors? Spending sufficient time with someone who has an infectious form of the illness. Example, nanay mo may TB, lagi mo kasama sa bahay, lagi mo kasama sa sasakyan, mahahawa ka. O kaya, yung yaya, ito napaka-importante to kasi yung mga yaya, minsan dito na check ng mga magulang, yung palang mga yaya na nag-aalaga ng bata, may TB, pwede mahawa yung bata. Primary infection, tinatawag nila. Kaya importante na pag may TB sa pamilya, may TB sa office, kailangan nagagamot ng tama. At ang paggagamot dapat complete. Dahil pag hindi nyo na-complete ang gamot, yung mga resistant bacteria lalong tutubo. Ang kagandahan sa treatment, after 1 month of treatment, hindi na sila infectious. HIV. Ang HIV is Human Immunodeficiency Virus. Ito ay yung related sa AIDS. Pag ikaw ay may HIV, mahina ang yung resistensya. Pag mahina ang resistensya mo, ang mikrobyo madali pumasok sa baga. Ito pa. Kung ikaw ay nasa bansa na maraming may TB, maaaring mahawak. Sa Pilipinas, maraming may TB. Sa Amerika, Europe, hindi masyadong TB. Asian countries, madami. Sino po ba rito ang nagtatravel? Marami nagtatravel ba dito? Marami, di ba? Ikaw. Hindi nagtatravel? Di ba may ENCOV virus pa eh? Galing, di ba? Kaya ingat lang sa pag-travel, especially sa ibang bansa. Kasi kung wala kang TB, baka sa ibang bansa, mahawakan ng TB sa Asia. Pag ikaw ay nasa isang lugar na maraming may sakit, okay, sama-sama kayo sa mga kulungan. Sino rito na kulong na? Hindi ba na-try makulong? Ayok ang sabukan. Ayok. Sino pa? Walang kulong pa rito, no? San pa? Overcrowded conditions such as hostels, yung mga cheap na hotel, sama-sama kayo dyan. Hindi kasama hotel dito kasi dalawa lang kayo dyan eh. Prisons and student halls. Di ba pag nag-aaral ka, gusto makatipid, ang tinitirhan mo mga crowded na dormitoryo, mga bahay, siyempre gusto niya makamura sa isang kwarto, mga 8 kayo, naku, eh kung isa doon may TV, hindi sama-sama na kayo. Pag ubo yun, lalo kung maliit lang yung kwarto, magkapahawan kayo. Yung gumagamit ng mga illegal drugs dahil mababa ang inyong resistensya, tsaka nakatira sa mga
damp, dark, and dusty accommodation. Yung mga bahay na maliit, marurumi, yung kapitbahay mo may TV, pagitan nyo lang eh, ano tawag to, wallpaper, o kaya kartulina, o kaya karton lang ng mantika, o ano man, basta, pag umubo yun, at yung hangin eh, lumipad, upunta na sa baga mo. Having a weak immune system. Kasi mayroong mga gamot na nakakababa ng immune system, katulad ng mga asata, yung print, ano yun, sila po yung mga gamot na binibigay sa mga may kidney transplant. Para hindi yan i-reject na katawan mo, bibigyan ka ng gamot para bumaba ang iyong immunity, immunosuppressive. Pag bumaba ang immunity mo, pati ang TB, ma-infect ka. Being pregnant, ikaw, katulad mo. Kaya, ang pregnancy kasi minsan nakakababa ng resistensya. Pangalawa, yung paghinga nila, hindi na na-expect masyadong bakterya kasi malaking tiyan. Tsaka yung mga matatanda, pwede rin siyang ma-spread through the air. Kaya pag umubo, ako ay may TB, umubo ako, kung maganda naman ang resistensya nyo, alam niyo yung mga nasa likod, oh, tabi-tabi sila sa likod. Pag umubo kayo, at mahina ang resistensya nyo, mahahawa kayo. Okay. Pero sa likod, umubo, mahina ang resistensya, ako naman mahahawa. Hawahan na lang tayo. When a person with infectious TB coughs or sneezes, they could propel small droplets with germs into the air. Okay, yung mga germs, pwede silang nasa hangin ng mga ilang oras. Kaya kung may TB dito, tatlo may TB dito, nag-conference, at pumasok tayo after nila, pwede tayo mahawa kahit wala na sila. Kung boyfriend mo mayroon TV, mahahawa ka. Siyempre, halikan kayo. Wala namang boyfriend hindi nag-aalikan. Ang ibig sabihin nito, people with latent TB infection have no symptoms and are not infected. Ano ibig sabihin niya? Pag ginagamot ka, kahit may TB ka sa chest x-ray, after one month, kasabi ko nga sa inyo, hindi ka na infected. O hindi ka na infectious, I mean. TB is not spread through shared surfaces, shaking someone's hand, sharing toothbrushes. Siyempre, kung nagto-toothbrush, hindi naman nakihiram ng toothbrush dito. Hindi naman. Hindi naman. Huwag natin. Okay. Tsaka yung cups, tsaka mga kutsara tindol, kung nahugasan naman, wala yan. Pag umubo, tandaan nyo, huwag kamay. Kasi yung kamay, pinanghapon ng handle eh. Mas maganda tissue para tapon lang ng tapon. O kaya, yung damit mo. Yun nga lang, sagwa, baka kaliwat kanan mo rito, meron ka ng uhog. Huwag nyo nga hawakan yung sneeze, yung inyong ubo. Ang treatment, madali lang. Pumunta ka lang sa mga doktor, pumunta ka lang mga health units, yung mga nasa barangay, iba nga libre ang gamot. Ngayon matakot. Dati, pag may TB, mahirap gamotin yun, ang dami ng gamot. Fatal if left untreated. Ang treatment, combination of 3 to 4 antibiotics given over 6 to 9 month period. Thanks, sir. Ko lang? Oo. Oo. Yan. Oo. Oo kayo. Sige. Kasi kasama ko siya sa HR. Oo, kasama. Yan, ang katulad yan. Mag-video ka na lang? Hindi, ako. Bakit? Ah, then, daming ang tao, di ba? Ay, daming tao. Like, treatment. If the drugs are not taken correctly, the germs that are still available may become resistant to those drugs. Kaya pag binigyan ng gamot, tuloy-tuloy lang. O kaya, pag hindi nyo sa tuloy-tuloy, anong mangyayari? Yung mga mikrobyo na hindi na patay, dadami ulit. Ahaba ng ahaba. Ang problema, yung mga natitira mikrobyo, yun yung mga resistant, yun yung mga kung saan siya pumupunta sa utak, sa buto. In rare cases, TB can be fatal even with treatment. Kaya nga, huwag tayo magkaroon ng TB dito. Kaya sinasabi ko nga yung mga nasa likod kanina, sabi ko, huwag sila tabi-tabi eh. Di ba? Oo.
TB can be fatal even with treatment. That can occur if the lungs become too damaged to work properly. Huwag kayo mag-sigarilyo. Kasi pag nagsisigarilyo kayo, yung baga nyo masisira. Pag nasira yung baga nyo, totoo yung mga TB microorganisms kasi ang resistensya ng baga nyo mahina. Wala naman nagsisigarilyo dito? Wala. Wala naman. Very good. Importante, good ventilation. Sinasabi ko nga kanina, kung mayroong nag-conference dito ng TB at papasok tayo, baka tayo mahawa. Ang importante, bukas yung bintana. So, pwede ba natin buksan itong bintana? Hindi yata pwede, no? Basagi na. Hindi pwede. Good education. Ay, sabihin niyan. Yung mga tao na may senyales ng TB, ubo ng ubo, may dugo ang bibig, ang sipon o uhog, o kanilang plema, kailangan magpatingin agad para din na sila makahawa sa ibang tao. Sir, kayo ba? Nagpapa-chest exercise kayo? Ako nung nakaraan do, kasi meron akong sinusitis. So, first time kong nagkaroon nung July na parang pag morning lang, meron konting parang sting ng blood. Para sure. Oo. So, nagpunta ako ng ENT, so infected yung sinus ko. And then, ang sabi, nanggagaling yung dugo sa sinus ko. Kaya, pag tuwing morning na lang siya nangyayari, siguro mga una or pangalawa or tatlo. Hanggang tatlong dura, may konting ganun. Buong maghapon, wala na. So, tapos, di nagamot ako, nag-antibiotic ako for sinusitis. Yung lumamig yung nung bandang January, medyo lumamig. Nagkaroon ulit ako ng parang sipon. So, sa sinus ako, so nagamot ako. Tapos, dumabasa naman siya, may konting dugo. So, nag-worry ako kasi, twice lang nangyari sa akin sa buong buhay ko nung nagkakaroon ako ng So nagpa-x-ray naman ako, clear naman yung baga. So yun nga, doon ang gagaling yung Hindi, ang kaganda no, educated ka kasi nagpatingin ka haaga. Eh paano may TB ka? Yun ang problema. Tsaka improved immunity. Bawal ang bisyo. Bawal ang natutulog ng masyadong late. Unless naman nakakabuo ka ng 8 hours, okay lang. Late ka, pero guess mo naman, alas 11. So okay lang. Ito ang sipag eh. Ako, Doc, medyo late person ako, eh, night person ako. Ah, pero late ka naman gumising. Siguro mga 9, 10. Pero minsan matulog ako ng 3 ganyan. Ah, pwede naman. Kasi kahit ako 6 to... Kasi hindi ako nakakabuo ng 6 hours eh. Pero kaya naman. Pero healthy, mas maganda. Pero siyempre, as you age, di ba? Pero as you age, kasi minsan talagang hirap matulog eh. Ayun nga po. Maaga ka na talagang gigising din. Oo. Ang kagandahan lang nito, yung mga matatanda natin, late sila matulog o ano man, pero nakatulog siya ng tanghali, eh, kaya hindi man pwede. Dahil nagkatrabaho. Improve habits. Nakikot sa mga matang lugar. Avoid contact with infected persons. Ah, ano yan? Yan ay bituka, lining ng bituka, na may TB infection. Marami kami na-operahan yan. Bakit yan? Kasi minsan may mga TB na nanggaling sa gatas ng animals, so ininom mo na may TB microorganisms pala, yung kayo ng bituka, nakakaroon ng TB of the intestine. Or, pag ikaw ay matindi na yung ubo mo, ubo ka ng ubo, siyempre ang plema, nilulunok mo yan eh. Diba ikaw nilulunok mo, kita-kita eh. Ayun, hanggang kayo, no? Naalo kasi ako eh. Pag nilunok mo yan, yung bituka mo, nakakaroon ng TB infection. Dahil nilunok mo yung laway mo na may TB microorganisms. Ang masaklap, ito. Minsan yung TB, pumapasok sa ating dugo, pumupunta sa buto. Ang sakit niyan. Para kang may cancer. Pero ang hindi, natitreat naman yan. Pero ang naging cause yung doc bakit sa TB sa buto? Di ba yung tinatawag TB sa buto? Ah, TB. Kasi mayroong mga microorganisms na minsan, pag na-invade niya yung mga vessels, minsan pumapasok sila sa dugo, natatangay sila ng dugo sa isa't ibang parte. Kaya may TB of the brain, TB of the liver. Sa sinus ba may TB din? Wala, hindi masyado. Maaaring yung TB mo magkaroon ng nana. Pag sinabing abscess, nana, yan. Siyempre, pag marami ka ng infection, minsan nabubulok na yung baga mo. Kaya nagkakaroon ka ng nana sa lung. TB of the breast. Bakit nakaka-TB of the breast? Malapit sa baga? Hindi. Ikaw, bakit? Sa tingin. Minsan kasi yung partner nila may TB.
Oh. Kikis dyan. Pag kumis dito, di ba? Ganun ba? Hindi, Doc. Ganun ba, Joy? Di ba ganun? Ilang ba yung mode of transmission or... Normally doon, yung galing sa bibig ng partner. Siyempre, yung sa mitigo. May mga butas yan eh. Minsan yung mga mikrobyo pumapasok sa loob ng mga kanal, papunta sa loob. Kaya nakakaroon sila ng TB. So, alam mo na, Joy, ha? Sabi. Ito. Minsan yung mga mattress ng mga babae, nakakaroon din ng TB. Minsan yung mga itlog ng lalaki, nakakaroon ng TB. Pag nagkaroon ng TB ang itlog ng lalaki, naku, pwede masira yan, pwede kang maging baog. Alam mo naman kung bakit. Siyempre, yung babae naman may TB. Ahalik dito, dun. Pag umalik dun, okay, lalaki, umalik dito at mayroon siyang ubo-ubo, papasok yung mikrobyo, pati yung mga mattress niya, pwede magkaroon ng infeksyon. Ayan, Joy, ha? Take note. Kaya, you should always see a doctor if you have a cough that lasts more than 3 weeks or if you cough up with blood, stained, phlegm. TB is highly curable, especially when treated early. Yan. Question. Doc, pag talaga bang nag-cough up ka ng blood, necessarily, ano, I mean, dapat either TB yun, either TB, TB, maaaring cancer na lang, or maaaring nasugatan yun dahil sa matinding pagsusuka. Misan kasi yung mga amino na alam, misan nagsusuka sila eh. Kaya pag ganun, o kaya meron kang cancer of the esophagus, pwede yun. Tapos na po yung aking lecture about pulmonary tuberculosis. At sa tingin ko naman, marami natutunan yung aking audience. Kaya ang aking payo, kailangan healthy living, huwag magsisigarilyo. At kung meron kayong ubo ng mga more than 3 weeks at umuubo kayo ng may dugo, nanghihina, mahinang kumain, nangangayayat, laging may lagnat sa gabi at pinagpapawisan sa gabi, maaring may TB na kayo, pumunta na kayo sa doktor, pumunta na kayo sa health center para gumaling agad kayo. Yun lang po. And don't forget to subscribe to my channel, Roel Tolentino.